What's up, Pinoy DIY TV at 5 Peter's Guide. So, dalawa yung channel ko. Lahat mga post ko sa Pinoy DIY TV, pinopost ko rin sa 5 Peter's Guide. So, today, gagawa tayo ngayon ng 4 pieces elbow standard. So, standard, kaya ako sinabi standard dahil para yan sa long radius. Kasi meron tayong short radius na elbow. So, iba rin ang anya. Iba ang take-off niya. So, ngayon, ang first mong gagawin, okay, gagawa ka muna ng eskwaladong linya. Make sure, eskwalado, ha. Ipwesto mo lang yan yung steel square mo or ruler na triangle. So, guhitan mo lang siya. So, ito ang 90 degrees. Ha? 90 degrees. So, ang una muna natin gagawin, kukuha muna tayo ng linyang 90 degrees para lang mahati natin yung ano. Ah, ito kasi 90 to. So, ito 45 degrees. Kukuha muna tayo ng linya. So, guguhit muna ako. Ilalapag ko itong tripod. Maliit lang kasi. So, ayan. Naguhitan ko na. So, katulad ng nauna nating layout, ang sabi ko sa inyo, magsukat kayo dito ng equal na pareho dito, pareho doon. So, ang akin sinukat dito ay 9 cm. So, ayan, papakita ko sa inyo 9 cm at 9 cm. So, ganyan, ito, ayan, pipesto nyo yung isang tip ng ano nyo, at hahatiin. Ito lang sinabi kong basic paghati. Hahatiin yan. Gagawa kayo ng curb line. Tapos, kung nag-meet, saan nag-meet yung ano niya, line niya, yun ang pinakasentro. Tapos, guhitan nyo lang ng ruler. Pupunta rito sa working point. So, ngayon, ang next natin kunin ay take off. So, ano ba ang take off? Ang take off ng tubo, ayun yan ay mula sa bibig ng tubo hanggang sa gitna ng bibig ng elbow hanggang sa gitna ng elbow. So, ang take off, ito TO take off, sinortcut ko na lang, ay meron siyang constant formula na 38.1 times diameter of pipe. So, ibig sabihin, kahit anong diameter ng pipe, mapa D4, D6, D8, D10, D12 hanggang pataas, ito ang formula, 38.1. So, 38.1, ang demo natin ngayon ay 2 inches lang kasi maliit lang itong demo paper natin. Tsaka yun lang kaya abutin ng divider kasi pang demo nga lang to. So, 38.1 times 2 is equal to 76.2. So, yung susukat tayo ng 76.2 mula dito hanggang dito. At lilihin niya natin yun. Lilihin niya natin. Gawa natin yung straight line. So, guguhit mo, kukunin ko muna yung take off. So ayan, nakuha ko na yung take off. So kung makikita nyo, ito, mula dito hanggang dito ay 76.2, tulad ng nakuha natin dito sa take off, 76.2. ngayon, ipoproject nyo yan dito, habaan nyo na hanggang dito, habaan nyo na yan, kasi magagamit nyo yan mamaya kung paano sa pagpapatuloy ng video ito. Ang susunod natin kukunin ay outside diameter ng elbow. So, dahil D2 ito, ang sukat ng D2 ay nasa inside diameter ng tubo. So, ang outside, pa-plus mo pa yung mga wall thickness niya. So, sa millimeter, 60 ang lahat, 60 cm lahat ang outside diameter ng D2. So, 30. So, guguhitan ko na yan para makita nyo, para maporma natin siya ng elbow. Kasi hahatiin pa natin siya sa 30 degrees at 15 degrees. So, ayan, napormahan ko na siya. Kung nakikita nyo, mula dito sa take-off, nag-plus pa ako ng 3 cm, bali 30 mm yan, ha, 30 mm. Kasi yan ang outside diameter ng elbow. So, ito yung take-off niya mula sa bibig ng elbow hanggang sa gitna ng elbow. Yan, sinasabing take off. Ayan.
So ngayon, para mahati natin, kasi pag gagawa tayo ng 4 piece elbow, kailangan dalawang 30 degrees at dalawang 15 degrees. So paano ba natin kukunin ng 30 degrees at 15 degrees sa pamamagitan nito? So madali lang, ituturo ko sa inyo. So ganito lang yan. Mula tayo dito sa dulo, magmarking ka doon, lipat ka naman dito sa isang point sa dulo, marking ka dito. So yan ang ito na yung 30 degrees niya. Yan. Kung saan nag-meet yung mga line niya. Yan ang 30 degrees. So, guguhitan ko muna siya para maintindihan nyo lalo. So, ibitawan ko muna itong tripod ko. Ayan, naguhitan ko na siya. So, kung makikita nyo, yung kaninang nilagyan natin na linya, ipin-reject lang dito sa working point. So, yan ang 30 degrees niya. 30 degrees. Ayan. So, kung magagaling ka rito, 30 degrees din yan. Pero, sa 45 degrees plus 15 degrees, ito 60 na to kung sakali. Ito, kaya lang pareho lang siya nating i-layout ng 30 degrees para mai-connecta natin yung 4 piece elbow. So, ang problema na lang natin 15 degrees. So, kailangan mahati natin to para makakuha tayong 15 degrees. So, hatiin ito muna. Tulad ng procedure natin na tinuro ko sa inyo, gawa ka lang ng curve line. Gawa ka lang ng curve line. Tapos dito, curve line ulit kung saan nag-meet. Guhitan mo, i-project mo doon. So, yan ang 15 degrees. So, guguhitan ko muna. Yan, naguhitan ko na siya. So, mayroon tayong 15 degrees ngayon. Galing yan dito sa inatin. So, ang next move natin, gagawa na tayo ng parang protractor dito. So, guhitan ko muna siya. Kaya naman kayo dibitawan yung tripod. Gagawa tayong parang protractor dito. So, yun na. Okay. Ngayon, sa pagkakataong ito, hahatiin natin ito sa 12. Hahatiin natin ito sa 12. So, magiging 6 dito. So, 6. Kung ano yung masukat natin, kuha natin sukat dito, ganun na rin doon sa kabila. So, ang paghati nito sa 12 ay ganito. Okay. Pwesto mo rito ulit. Ayan, para tayo nag 30 degrees. Okay. Tandaan nyo nga pala, pag sa elbow outside diameter na ha. Hindi katulad kasi sa branch na ginagawa natin, inside diameter ang branch. Kasi kapag malaki yan, doon mo na i-layout, doon sa nilayout mo yung template hole. So, ang babagsak nun ay inside diameter ang makukuha na hole. Which is tama yun. Kasi kung outside diameter na ginawa mong branch, ang hole ay pang outside diameter kapag doon ka kumuha sa layout ng template hole. So, dito naman wala tayong bubutasin, kundi hati-hatiin lang natin yung tubo. So ito, ipoproject ko muna to dito para maintindihan nyo. So ayan, i-project ko na. Okay, never mind yung mga lagpas na yan. Palagpas lang talaga. Ang gagawin natin, ito, ipoproject natin yan. Pati ito, gagawa tayong line na perpendicular. So, papakita ko sa inyo kung paano. Ipoproject ko muna siya at papaliwanag kung paano ko iproject. So, ayan, nakita. Iproject na natin ang line. So, sa mga nalilito,
kung hindi pa kayo sanay gumamit ng divider para sa pag-project, sukat muna kayo. Mula dito sa reference line natin, itong gitnaan, itong line. Mula dito, sukatin nyo dito, project nyo rito, guhitan nyo. Tapos, ito naman, tapatan nyo lang. Mula dito hanggang dito, sukatin nyo. I-project nyo ron. Kung ito nakuha, guhitan nyo pababa. Ganyan, and so on and so forth. So, ganyan. So, may 15 degrees ka na ito. So, ngayon, ipoproject natin to sa template. Sa template. Sa pattern. So, guguhit muna ako para sa pattern para maintindihan natin. Maintindihan nyo kung paano may ta-transfer itong mga ito sa pattern. Kasi, ito lang kukunin natin. Ah. Mula dito sa reference line, mula dito hanggang dito, number nito, number nito, number nito, hanggang dito. Kasi ito, hinati na sa 12, 6 dito, 6 sa kabila. Kung ano yung kumusukat dito, pareho na rin sa kabila. So, yung ibang hindi sanay, pwedeng sukat-sukat muna, pero mamaya, gagamit tayo ng divider para may transfer ito dun sa, ano, sa gagawin nating pattern. So, ayan, nakaguhit na ako. O, tataka kayo kung bakit dalawa. So, ang isa kasi pang 15 degrees, ang isa pang 30 degrees. So, malalaman yan. Tuturo ko sa inyo yung pinakamadaling paghati. Pagkuha ng distansya ng circumference dito sa layout. Pero, pwede nyo rin kwentahin tulad na tinuro ko sa inyo. 3.1416, multiply nyo lang yung outside diameter ng pipe. Tapos, divide nyo sa 12. So, ito, shortcut. Okay. Kung ano kasi yung sukat nito, pareho na rin yung sukat nito dito at doon. So, yun na yung magiging wall thickness niya. Ano niya? Distance niya. So, yan na yung mga pinakang degrees niya. So, dito, ito na yung kabuuan. Ito na yung kabuuan ng detress. Gagawa tayo naka-ano na siya. Kasi, ito yung kalahati niya, ito yung kalahati ng detress. So, kapag inano natin siya, pinagsalikop, magiging detress na siya. Ah, didos. Sorry. Didos pala. Ito yung kabuuan ng didos. Kasi didos pala yung ginagamit natin dito. Sorry po. So, ay, di-divide na natin yung mga ano niya. Kailangan, di-divide natin sa 12 to, di ba? Di-divide natin sa 12. So, dito rin, sa 12 din, 6 dito, 6 doon. Yan. Yung shortcut na pagkuha ng circumference. Sa, madali nyo makuha na madali nyo sa 1, 2, 3, 4. So, isa pa. Ito kasi pinakagitna na siya. So, hindi na siya halos. Although, dyan tayo kukuha ng sukat. Sisimula na sukat. Pero, basta 6 dito, 6 doon. Ito na yung center line. Malalaman niya kung bakit. Pag itin-transfer na natin. So, ilan na lang? 1, 2, 3, 4, 5, isa na lang. So, dito, magpo-project ulit tayo para katapat ng mga to para i-ano natin. I-project ulit natin ang paper ng vertical lines. So, ngayon, ayun na. Naglagay na ako ng mga vertical lines. Tandaan nyo kasi dalawa yan. Pang 15 degrees, pang 30 degrees. So, saan tayo kukuha ng sukat? Dito, gamit na lang tayo ng compass. Ito, mula dito sa reference line natin. Sukatin nyo mula rito, mula doon, hanggang dito. So, ito muna ang unahan natin, center line. So, poproject natin dito.
ito na yung working point niya sa gitna. So ayan, working point. Pero ano pa rin tayo dito, para naman sa 30 degrees natin. Mamaya maintindihan niya pag ginipit ko siya. So ang pangalawa naman ay ito. Umadjust siya sa yung ano natin. Liting ko lang, ha. Parang umadjust. Hindi ko kasi mabitawan siya itong tripod ko. So check natin kung tama. Tama. Dito nagkamali tayo. Kasi umadjust na siya noon. Time na yon. So dito yan. Correction. Dito rin siya. So malaking bagay ang distansya yan pag hindi nyo na-correct yan. So lalagyan ko muna siya lahat. Tulad nito. Doon, ipoproject natin doon. Papaliwanag ko sa inyo mamaya. So ayan, nakaguhit na tayo. Tataka kayo kung saan galing ito. Mga dot na ito. Ito ay galing dito. Mula dito sa reference natin hanggang dito. I-dinivider natin yan at i-project dito sa dinivider natin ng ganyan, i-project dito. Tandaan nyo, ito yung center line. Tapos yung pangalawa, itong pangalawa syempre dito sa katabi. So kalahati ito, kalahati dito. Kung ano yung sukat dito, kaparehas din doon. So pag nag-project kayo pag ganyan, so lalagyan ko muna lapis para maintindihan nyo ito. So pag nag-project kayo, kailangan idamay nyo na rin yung kabila. Teka, nahuhulog. So kung magpo-project kayo ng paganyan dito, idamay nyo na rin to kasi kamukha rin yan. Tapos sa sumunod na linya, pag na-project kayo, damay nyo na rin to sa kabila. Dadamay nyo rin doon. So ito, pakikita ko sa inyo bakit 15 degrees to, ito 30 degrees. Kasi ang 15 degrees, kapag pinagsalikok mo siya, magiging 30 degrees na siya kapag pinagdalawa mo siya. So guguhitan ko muna siya. Yeah, so maganda kung makita nyo, no, yung pagguhit. Pag maguguhit ka nito, may konting curve. Pa-curve. Kasi ang tube mo medyo pabilog yun, eh. Yeah, may pa-curve din yan. Pagdating dito, pa-curve din kayo ng konti hanggang sa makarating kayo dito. Yan. Hanggang sa magporma kayo ng ganyan. Actually, kahit ito lang gupitin nyo, eh, pwede nyo lang isalikop. Pareho din yon. So, demo purposes ulit. Papakita ko sa inyo kung paano basic na pagguhit nito para maging pattern. So, ayan na. May pattern na tayo ng 15 degrees. So, dito naman tayo sa 30 degrees. Actually, pwede nyo naman siyang ibaliktad para maging ganito na. So, papakita ko na lang sa inyo bakit nagkaganyan. Naging dalawa siya. So, hindi perfect ang pagkaguhit natin, no? Pero at least, mapakita ko sa inyo yung basic. So, ayan. Tama nyo lang dito sa ano, ha, sa mga point. Kailangan may konting curve dito pupunta ron. Yan. Yan. Tapos ganito rin mangyayari dito. Yan. Okay.
Ayan na. Meron time pattern 30 degrees. 30 degrees. So, pag gagawa kayo ng 4-piece elbow, dalawang 30 degrees, dalawang 15 degrees. Gugupitin ko siya, mapakita ko sa inyo mga itsura niya. So, ayan na siya, nagupit ko na. Ito ngayon ang ilayakap mo sa tubo, isang pip. Gagawa ka ng dalawang ganito at dalawang ganito. So, ipagsasalikop natin siya. Ipagsasalikop natin siya. Kuha lang ako ng masking tape. Okay, ito na. Actually, scotch tape ang nakuha ko. Okay din naman. Ipapakita lang natin ang forma, pero hindi muna kailangan ganitohin yan. Pag iyayakap mo sa tubo, diretso mo lang siyang yakap sa didos para makakuha ka ng 15 degrees. Ang mali pa. Medyo magpalagay natin ganyan na. Medyo So, for demo lang naman yan. Ito pang isa. Basta pagtatapat mo lang guwit niya. Ayan, ganun. Okay. Pagtatapat mo lang yung guwit niya. So, gugupitan pa natin. Medyo lumagpas ng konti. So, pagtatapat mo lang yung mga guwit niya. Ganyan, tape mo na para makita mo yung forma. So, ibig sabihin yan, yan na yung 30 degrees at isang 15 degrees. So, kapag pinag sa likop mo siya, yan, itetape mo na natin para maintindihan nyo. So, ayan na siya. Pinag-tape ko na, medyo hindi lang perfect ang pagka-tape, pero makikita nyo, ito na yung kalahati niya. Ito na yan, oh. Ayan. Kasi ang mangyayari niyan, magiging ganito yan, oh. Ayan. Ayan. Tapos ito, magiging ganyan siya. Pero ito, dahil nga 30 degrees to, pwede na siyang idiretso dyan. Yan. At yan. So, ito siya. Kung titingnan nyo, ito na itsura niya. So, huwag na kayo mag-focus sa maraming guwit. Ito lang ang itsura nito. So, ibig sabihin, kalahati pa lang yan itong nagawa natin, ganyan. Ito siya, ito siya. So, isa pang 30 degrees at isa pang 15 degrees para mabuo mo itong elbow katulad nito. Para mabuo mo siya. So, yan. Mabuo mo na siyang elbow kapag isang 30 degrees at isang 15 degrees. Ayan. So, make sure lang na tinatama nyo sa guhit, ha, para hindi kayo mahirapang pag nasa tubo na, para hindi pumapalipit. So, sana may natutunan tayo, guys. Abangan nyo lang yung susunod kong layout. Subscribe, like, and share lang, at hit nyo na rin ang notification bell. Thanks for watching.